Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa Himpapawid. For winning Best Entertainment Program in the years 2011, 2014, 2016, 2018 and 2019, we call on our fourth Hall of Fame recipient, Radyo Balintataw by DZRH Manila Broadcasting Company. Best Public Service Program, the CMMA goes to DZRH Radyo Balintataw by DZRH Manila Broadcasting Company. Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng MBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw ay napakahalaga sa pagbibigay ng diin sa kahalagahan ng ating kalinangan, Heritage Month. At sa UNESCO po ay nakatutok sila sa pagbibigay ng diin sa International Arts Education. Mayo din, merong World Press Freedom. At siyempre, mainit na pagbati sa lahat ng mga ina. At ang buwan ng Mayo rin po ay buwan ni Mama Mary. At nandiyan rin po ang pagbibigay diin sa living in peace together, pati na ang health dahil merong no tobacco day. So lahat po yan ay inyong mapapansin na nakaloob dito sa ating usapan, sapagkat ating pong ibabandila ang isang creative theater arts module mula sa Valenzuela City para makatulong sa pagbibigay ng mas masasabi nating mayamang pagtuturo, lalo na ngayong online na nga po o blended ang tinatagurian nating estratehiya para sa edukasyon. Kaya kasama po natin ang buong team and participants ng Tanghalang Banyuhay na siya po ang naglikha nitong module na nais po nating ibandila na maaari pong maging halimbawa sa bawat o munisipalidad, probinsya para makatulong sa pagsulong ng effective, inclusive cultural communications and values lifelong learning na makakatulong po ngayong panahon ng pandemya. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvares, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, pinarangalan na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami, hindi lang po ngayong linggo, araw-araw, dahil maghahatid po tayo ng SDGs Arts Education Program. Uumpisahan po natin yan sa mensahe mula kay Mayor Rex Gatchalian, ang tagapamuno po sa siyudad ng Valenzuela, at kinikilala nga po natin ang isang educational effort sa Valenzuela. Siya po ang magbibigay ng inspirational message. In behalf of the city government of Valenzuela and the people of Valenzuela, let me take this opportunity to congratulate the International Theater Institute for its wonderful program entitled Resili Art. Through this Resili Art programs, we can make the community understand SDGs and how to accomplish
accomplish these SDGs. I was told that one of our local theater groups, Tanghalang Banyuhay, is actually a participating group in this program. So I wish you more power, congratulations, and maraming salamat. Kasama rin po natin ang mensahe mula sa DepEd, mula sa Undersecretary for Legislative Liaison, pati na po sa partnerships. At yan ay mula kay Undersecretary Tonisito Umali. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng dumalo po ngayon, mga kapamilya ko pong mga teachers sa lungsod ng Valenzuela, dito po sa ating isinasagawang training, online training for our teachers on some modules for creative theater arts na pinangungunahan po ng ating pong Ma'am Cecil Guidote Alvares. Alam po ninyo, ako po'y natutuwa at may mga ganito pong programa, ang ating pong lungsod ng Valenzuela, ang ating mga organizers sa pribadong sektor, kasama po ang ating kagawaran ng edukasyon, kasama po ang ating Ma'am Cecil Guidote Alvares, patungkol sa paghuhusay ng ating mga guro para lalo silang maging epektibong magturo ng subject na sining o kultura o arts, lalo na sa disiplina ng creative theater arts. Sa ilalim po ng ating saligang batas, Article 2, Section 17, nakasaad po dito na dapat bigyang prioridad ng ating Estado ang edukasyon, sinabi rin dito po ang agham, sinabi rin dito po ang palakasan, at higit sa lahat, sinabi po rito ang sining at kultura. Arts and culture should be given priority to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote to total human liberation and development. Yan po yung mandato na ibinigay ng ating saligang batas po sa ating pamahalaan. Bigyan ng prioridad ang sining at kultura at iugnay ito para nga po magkaroon ng nasyonalismo, patriotismo, yung talagang buong tinatawag nating holistic development at accelerate, yung sabi nga po sa saligang batas, social progress. Sa makatuwid, kinikilala ng ating saligang batas, hindi lamang po dyan dahil may hiwalay pa pong provision on arts and culture under Article 14. Ang papel na mahalagang ginagampanan ng sining at kultura sa ating bansa. Kaya nga po pati sa DepEd, ang arts and design ay isa pong hiwalay na track sa senior high school bila pong pagpapatunay na amin po itong kinikilala, academic, tech, voc track, sports, and then arts and design. May hiwalay pong tracks, grades 11 and 12. Yung kahalagahan nga po ng disiplinang ito sa edukasyon. Sa atin pong junior high school, meron po tayong ilang mga paaralan sa buong Pilipinas, special program or special school for the arts. At pwede rin po nating sabihin na marami po tayong mga aktibidad para lalo po nating mapaghusay ang ating mga MAPE teachers, dahil ito po yung nagtuturo, music, arts, PE, and health. So arts sa ating mga anak sa basic education. Bagamat yan po ang sitwasyon, tayo po yung medyo nalulungkot dahil yung dami po ng enrollees natin, halimbawa sa senior high school, ay wala pa pong kalahati ng 1%. Inuulit ko po, wala pa pong sa kalahati ng 1% ang nag-e-enroll sa arts and design track sa senior high school. Siguro, ang isang dahilan po niyan ay hindi po tayo nagkakaroon ng mga aktibidad na magbibigay ng insentibo, motivasyon, inspirasyon sa ating mga anak na mag-enroll dito sa track na ito. Siguro, wala tayong sapat na pasilidad para lalo mapaghusay ang kagalingan ng mga bata na may talento sa sining at kultura. Siguro, hindi po sapat itong nabibigyan diin kung ano man ng ating kagawaran ng edukasyon sa kabila ng mga batas na nabanggit ko po. Wala pong kaduda-duda na ito pong ating ginagawa ngayong araw na ito. Online teachers training on creative theater arts. So may mga modules po tayong ituturo sa ating pong mga guro sa lungsod ng Valenzuela in partnership with our Miss Cecil Guidote. Hindi ko po lubusang PEDUSA Pista ng Sining, si direk Jek Jumawan,
mga iba pa po natin mga tagapagsalita, Direk Raffy Tejada, Direk Anthony Cruz, at iba pa pong mga kasamahan po natin. Hindi, ipagpaumanin po ninyo kung hindi ko po Ginoong Benedict Balagot, hindi ko po Patricia Marie Gajes, Jabar Casisiempre, Sharmene Querol, Cherwin Macasiog. Hindi ko po alam kung nabanggit ko po ang lahat ng mga tao sa likod po ng araw na ito. At higit sa lahat, si Ma'am Cecil Guidote Alvares, ipagpaumanin po ninyo. Kami po'y natutuwa dahil sa inyo, dahil po sa inyo, Ma'am Sir. Ang ating pong pangarap, ang ating pong mandato na nabanggit sa ilalim ng saligang batas, ang ating mga layunin na ihanda ang kinabukasan ng ating mga anak at ang ating mga anak para sa kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang kamalayan patungkol sa kahalagahan ng sining at kultura, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga mahusay na guro na maaari pong magturo tulad ng ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito, Creative Theater Arts Module. Lahat po yan, mga pangarap natin ay mangyayari. Dahil po yan sa inyong lahat. Marami pong salamat muli. Ito ang inyong pangalawang kalihim, Usec Tony Umali. Kasama po ng ating Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones, ang ating pong Deped Secretary, lahat po ng Undersecretaries at Assistant Secretaries ng ating Kagawaran ng Edukasyon. Mabuhay po kayo, Ma'am Sir. Mabuhay po ang kabataang Filipino. Mabuhay po ang sining at kulturang Filipino. Salamat po. Nagagalak po tayo sa mensahe ng ating Usec Umali sapagkat kinikilala talaga ang puwersa ng sining para sa edukasyon, lalo na yung social progress. Kung papatuparin po natin ang SDGs, ay siguradong nakalakip doon po ang pagmamahal sa bayan, sa inang kalikasan, sa kapayapaan, para sa kapatiran at para rin sa kalusugan at para malagot ang tanikala ng kahirapan. Kaya inilulunsad po natin sa liderato ng secretary ng ating Philippine ITI Theater Training Program, na ang chairman po dito ay ang PETA. Nandito po ang ating pakikiisa sa inisyatibo ng Tanghalang Banyuhay sa liderato ni Roderick Alo. Inilulunsad po natin ang malawak na paghahandog ng mga arts modules, interview with artistic leaders and teachers, pati na po ang ilang piling-piling mga halimbawa ng dula, tula at awit na nagbibigay ng makahulugang salamin sa kahalagahan ng arts education na isinusulong nga po ng UNESCO. Education for All po ang ating isinusulong dito, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, na inilunsad nga po ito ng United Nations Educational, Scientific, Cultural Communications Organization. At ngayon, isa pong halimbawa, yung pagbibigay ng masasabing creative training workshop sa pelikula, sa dula, sa sayaw, ay ihahatid po ni Direk Roderick Alo, kasama po ang kanyang katwang, walang iba kung hindi si Lizelle Alo, para bigyan tayo ng larawan kung bakit nabuo ito, sino mga kalahok, ano ba ang mabibigay nitong masasabing benefits for enhancing our educational objectives, lalo na nga ngayong may pandemya. Roderick at Lizelle. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako si Ginoong Roderick Alo, ang founder at artistic director ng Tanghalang Banyuhay Incorporated. Bilang puno ng kagawaran ng Departamento ng Pilipinas sa Mapulang Lupa National High School, ay nakikita ko ang resulta ng students' performance, hindi lamang sa asignaturang Pilipino, kundi sa lahat ng asignatura dito sa lungsod ng Valenzuela. Nakita ko na mababa ang attendance ng mga mag-aaral sa panahong ito ng online class. Una, dahil hindi lahat ay may pambili ng load, at ang iba naman ay ilinadaan
dahilan ang mahinang internet connection. Ngunit kung titignan natin ang mas malalim, ay masasabi natin na malaki rin ang impluwensya ng mga guro. Kapag ang guro ay mahusay gumamit ng teknolohiya at nagpapakita ng kakaibang paraan ng pagtuturo, ay mas maraming mag-aaral ang pumapasok sa klase niya. Masayang nakikilaho ang mga mag-aaral at maging sila ay nagpapakita ng kahusayan tulad ng pagmumodelo ng kanilang mga guro. Dahil dito, naisip ko na mahalaga ang kasanayan sa teatro, dula, pelikula at sayaw upang maging mas epektibo ang mga guro sa harap ng kanilang mag-aaral dahil masaya sila sa kanilang ginagawa at naibubulalas nila ang kanilang nararamdaman ay nagiging kapanapanabik ang bawat araw ng kanilang pagkikita. Humingi ako ng tulong sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA upang maisagawa ang PEDUSA Pista ng Sing. At masaya po akong hindi sila nagdalawang isip na ako ay suportahan. Sa tulong ng aking mga co-founder ng Tanghalang Banyuwa Incorporated na sina Lizel Alo bilang project coordinator at kasalukuyang pangulo ng aming samahan, Rayalyn Go at Julius Baay bilang mga co-project coordinator, ay naanyayahan namin sina direk Jek Jumawan, direk Raffy Tejada at direk Anthony Cruz upang magsilbing mga facilitators sa pelikula, dula at sayaw. Dahil ako rin po ang kalihim ng Forum Theater Training and Education ng International Theater Institute Philippine Center, ay isa sa mga mandato ko ay lumikha ng ganitong uri ng pagsasanay. Hindi lamang para sa mga guro, kundi maging sa mga mag-aaral at mga alagad ng sine. Sa pakikipagtulungan ng Gospel of Love MA Community sa pangunguna ng aming Pangulo na si Brother Arthur Ramos, SK Chairwoman Ice Umali ng Barangay Dalandanan at SK Chairwoman Precious Ann Candido ng Barangay Mapulang Lupa ay matagumpay naming naisakupaparan ang aming mga plano. Nagsimula ang PEDUSA Pista ng Sining noong Abril 4 at magtatapos sa Mayo 30 sa pamamagitan ng Gabi ng Parangal. Maaari po ninyong masaksihan ang mga produkto ng online workshop na ito sa YouTube channel na Sir Alo TV. Sinimulan po namin ang paghahanap ng mga kalahok sa pamamagitan ng pag-post ng PEDUSA teaser sa aming social media account sa Facebook and Instagram. Gayon din sa pamamagitan ng pag-share sa mga group messenger na kilala naming may pagmamahal sa sining. Ang lahat po ng mga kalahok o participant ay dumaan sa panayam o interview at sila ay nagpasa ng katibayan ng kagustuhan sa pagdalo sa palihan. Ang mga napili pong mga kalahok ay kombinasyon ng mga out-of-school youth, guro at estudyante mula sa Valenzuela, Caloocan, Marikina, Makati, Tarlac, Isabela at Pangasinan. Naniniwala po kami na ang tagumpay ay nagsisimula sa magandang saloobin, kaya naman ipinagpatuloy po namin ang pag-organisa ng palihan kahit po sa virtual na pamamaraan. At sa kabila po ng pandemya na ating nararanasan ngayon ay pinili po naming maging produktibo kahit nasa loob lamang po tayo ng mga bahay. Kaya po, padayon mga alagad po ng sining, maraming salamat po. Ayan, meron na po kayong nakitang pananaw kung paano binuo ito. Ito po ay katulad ng sinabi ni Roderick, isa sa aming mga objectives sa International Theater Institute Philippine Center, kung saan 14 na komite para isulong ang mahusay na pagpapatupad ng iba't ibang disiplina ng sining ay magampanan. Hindi lang po dito sa ating bansa, kundi kaugnay ang mga iba pa pong artistic educational leaders in different continents. At ngayon, dahil nga po Mother's Day, si Lizel po ay isa ring nanay, nais po nating batiin lahat ng ating mga mahal na ina sa natatanging awit, Ugoy ng Duyan, likha ng dalawang pambansang alagad ng sining. Ang titik ay mula kay Levi Celerio at ang musika ay likha ni Lucio San Pedro. At isa sa mga participants ang aawit nito, walang iba kung hindi si Benedict Balagot, na isa ring guro sa Children of Mary Immaculate School sa Valenzuela. Thank you.
sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ni inang mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duya. Sa aking pagtulong na labis ang imbig, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa sa ugoy ng duya. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang unti mang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ni inang mahal. Habang ako'y nasa duya. Ngayon naman po ang mahalagang pagbabahagi ng ating mga facilitators, teachers. At ang unang-una ninyong maririnig ay kung ano ang ginawa ni Direk Anthony Cruz, sapagkat siya ay kilalang founder, artistic director ng Tanghalang Bagong Sibol. At ang mahalaga dyan ay siya rin ang Philippine ITI Center Secretary for School and Community Groups at Executive Committee member pa ng NCCA Committee on Dramatic Arts. At siya po ay nagbigay na ng parangal sa bansa sa participation in international arts festivals, Michigan, Seattle, Macau, China, Thailand, at meron pang Best Festival Choreographer ng Leaf Awards. Pakinggan po natin ang strategiya ni Direk Anthony Cruz sa pagtuturo ng sayaw. Magandang gabi po sa lahat. Ang workshoppers po ay binubuo ng mga estudyante, out of school, youth at mga guro po. Kaya po ang una kong ginawa ay tiningnan ko muna po ano ang kanilang mga movement vocabulary. Kaya binigyan ko sila ng workshop na tungkol sa Me and My Shadow, na kung saan gamit ang kanilang pangalan, buong pangalan bilang pattern ng kanilang paggalaw sa paglikha ng galaw. At bago yan ay binigyan ko muna po sila ng warm up or dance class para po nang sa gayon ay maihanda ang kanilang katawan sa mga group dynamics at sa mga individual dynamics na ginagawang virtual. At pagkatapos ito ay nagbigay
din ako ng lecture tungkol po sa at nagpakita rin ng example ng qualities of movement na kung saan ay ginawa din nila. Pagkatapos ito ay yung pagbubuo. Paano nga ba bumuo ng isang sayaw gamit ang kanilang malikhaing paglikha, malikhaing paggawa at paggalaw. Pagkatapos dito ay binuo ko sila sa apat na grupo na kung saan ay lilikha ang bawat grupo ng kanilang mga sayaw virtually. Parang tinalawin namin yung stage at home kung saan ang kanilang tahanan, ang kanilang performing area. At ito po ay nakatuon sa ilang tema kung saan tungkol sa kalikasan, labor issues, health at children's rights. Yun po. At sa mapapanood po ninyo ang kanilang likha sa May 30 sa katapusan ng kanilang ng workshop na ito. Napakagaling at napakahusay ng mga mag-aaral, ng mga workshoppers. Napaka-active po nila lahat. Kaya nakakatuwa po at nakaka-inspire lalo na magturo sa kanila. Yan. Roderick, mula sa sayaw, punta naman tayo sa dula at pakilala mo naman ang facilitator teacher. Ayan. Ang atin pong naging facilitator sa dula ay ang artistic director ng Harlequin Theater Guild ng De La Salle University, Manila. Isa po siya sa mga artist teacher and member ng Associate Artistic Director Program ng Philippine Educational Theater Association. Recipient po siya ng Gawad Brother Cecilio Hohilia FSC ng taong 2012 at 2013. At siya rin po ay binigyan ng pag-ilala ng PhilStage Gawad Buhay Citation as Best Actor for Arbol de Fuego, Best Picture Actor for Tosca. At siya po ay mapapanood na sa maraming pelikula dito sa ating bansa. Ipinagmamalaki ko pong ipakilala sa inyo, Director Raffy Tejada. At siyempre po, ang PETA ay ang nag-chair naman ng Philippine ITI Theater Training Forum kung saan naglilingkod na Secretary si Roderick. Magandang gabi sa lahat ng listeners no, ng Radyo Balintataw. Magandang gabi lalo na sa inyo, Tita Cecil. Kumusta po kayo? Alam naman natin no, nung nakaraan taon, Marso 2020, nagsara ang mga tahanan, negosyo, paaralan, pati na rin ang tanghalan at upang maiwasan yung matinding hawaan ng dulot ng COVID virus. Tapos sumailalim tayo yung buong bansa sa lockdown, ECQ. Pero mabilis na binago ng pandemya ang landscape ng education at performing arts sa ating bansa. Subalit dahil na rin sa paggamit ng imahinasyon at pagkamalikhain ng mga artista at guro at mga mag-aaral, ay kaagad nating natutunan na mag-migrate online. At dito, nabuo sa akin yung konsepto ng Find Your Space Theater. Hope, Adapt, and Create. Ang ating tahanan ay naging tang-aralan o tahanan at silid-aralan. Ang camera ito sa harapan natin ang tilang nagsilbing portal no ng atusara ng mga impormasyon ng mga likhang sining tulad ng ito yung dinadaos natin ngayong na panayam. Sa loob ng tatlong araw ng pagdaraos ng palian, higit na kinilala ng mga workshoppers ang kanilang kapasidad na umangkop sa new normal at challenging para sa aming lahat ang online learning process na ito sa kondisyon at limitasyon ng mga wifi at internet connection. Kaya ang mindfulness, a mental state of achieving by focusing one awareness on the present moment at resilience, the capacity to recover quickly from difficulties ay likas na lumabas bilang mga positibong katangian ng bawat isa. Kung kaya sa malikhaing paggalaw na inaral namin ang martial arts ng mga kapatid nating tausog, yung kuntaw at malikhaing pagsulat, ay nakabuo kami ng dula-galaw na may temang pag-ibig at pandemya. Nasa tingin namin isa sa mga naging highlights ng paliyang ito. Ang Zoom acting technique bilang isang medium ng pagganap sa harap ng camera sa cellphone at sa laptop ay agad din na ituro at ang textual analysis o pagsisiyasat sa teksto ng dulang may isang sundalo ni Rene O. Villanueva. Sa aking paningin at pananaw, higit na makakatulong ito sa ating mga kaguruan. Una, nais nating i-acknowledge ang bawat isa, no? Yung ating mga kaguruan para sa sining at mga mag-aaral ng sining na itinatanghal bilang mga essential workers ng art sa panahong ito ng pandemya. Tayo ay mga frontliners ng arts, ng teatro. Nang nag-lockdown, naging generous ang maraming theater company at mga school-based theater organization na magtanghal ng libre sa Zoom at iba pang mga social media platforms. Nagkalat ang mga libreng palihan, music, dance, theater, at cinema. Kaya nasabi kong frontliners din tayo pagkat sa pamamagitan ng ating mga palabas na itinatanghal online ay tila nakapagbigay tayo ng pag-asa sa ating mga kababayan para sa isang panahong walang
katiyakan. At ang konteksto ng mga itinatanghal natin ang naging boses at damdamin at kaisipan ng mga taong naghahanap ng makakapitan sa panahong ito ng krisis pangkalusugan. Ang naganap na palihan ay nagbukas ng bagong learning portal and process at ito ay sa pamamagitan ng internet. Ang mga modules, syllabus, activities ay bagay na nai-redesign, naiangkop at naaayon sa kondisyon at kalagayan ng ating mga learners, pati na rin ng mga tagapagturo. At dahil nga sa pagiging malikhain natin ng mga artista guro at mga manggaga at mga nagagawa niyan ay nagawa nating palitan, no, ang mga panuto ng ating mga ginagawa na noong panahon pa ng face-to-face dito bilang isang virtual online activities. Kaya nga lumitaw yung mga bagong jargons mula sa online classroom. Yung focus, yung paghahanap ng attention, attention class, sinasabi na natin ngayon na open your cam please. Yung quiet, your microphone please. Diba? Lumabas yung mga jargons na ito bilang mga semiotic din, no? Tulad ng virtual clap, raising your hands, mga emoji, mga heart sign, mga at iba pa. At hindi na baon ang isinishare natin kung hindi isinishare na natin yung ating mga screen sa bawat isa. Tingin ko sa pamamagitan ng workshop ng PEDUSA, Pelikula, Dula at Sayaw ay nakapulot ng mga bagong pamamaraan at technique ang bawat isa sa amin. Kasi nga, tumuklas pa rin tayo ng mga bagong teorya at metodolohiya sa pagtuturo sa new normal setup. I mean, sa workshop na ito, I hope na nagagampanan natin ang mga kalooban ng ating mga kaguruan at mga mag-aaral sa pagpasok sa bagong silid-aralan. Ito yung tinatawag nating online classroom. At somehow, nakaka-develop tayo ng mga bagong panuntunan para sa maayos na paggamit ito. Pero syempre, umaasa ko na sana hindi na tayo magtagal sa ganitong klaseng online classroom setup at makalabas na tayo sa ating mga tahanan, mabuksan na natin ang mga tanghalan, marinig na natin ang palakpakan ng mga audience sa ating harapan at sa kabuuan ay mayakap na natin ang isa't isa at masabi nating kumusta ka. Yun po. Amen, amen. Ngayon naman, Roderick, para sa pelikula, ang ating guro. Sa pagkakataong ito ay ipinapakilala ko po sa inyo ang ating facilitator sa pelikula, isa pong international award-winning actor and director. Siya po ang founder at artistic director ng tanghalang Oktubre 9. Siya po ay nagkamit ng Gawad Henny Lopez Bayaning Pilipino Award bilang regional awardee at isa sa mga national finalists. Isa po siyang master teacher sa Lagro National High School at isa rin pong outstanding teacher award. Palakpakan po natin si Director Jek Jumawan. Okay, magandang gabi sa inyong lahat, lalo sa mga tagapakinig ng Radyo Balintataw. Magandang umaga, ma'am. Ikinagagalak ko nga makita kayo at makada upang palad kahit sa ganitong klase nga pamamaraan ay matagal ko na po yung gustong makita. Sana po ay magtuloy-tuloy tayo sa National Arts Award. Mga guro kahit pamanong face-to-face ay talaga nga namang nagpapagawa ng mga aktibidad sa mga kabataan na may kaugnayan sa paggawa ng video o pelikula. Ngunit, ang naitanong ko sa sarili, bakit po nagpapagawa yung ibang mga guro? Hindi naman sa minimenos ko yung ibang guro na ang asignatura ay matematika at siyensya na hindi sila equipped ng kung paano nga ba gawin ang mga bata yung mga yon. So dapat itong mga guro muna ay dapat nating bigyan ng katuruan nang sa gayoy maipalapat nila, no, sa mga kabataan, sa mga mag-aral nila ang mga tamang technique sa paggawa ng video o pelikula. Kapag ang mga bata ay nagsusumiti sa kanila, nagagalit sila, bakit madilim, bakit ganito, pero hindi nila tinuruan ang mga technique. So yan din ang mga naging asusog ko doon sa pagpapalawig ng pagbibigay ng palihan sa mga kapwa ko guro. Lalo na dito ngayon sa pamamaraan ng online. Kahit online lang po, marami din po mga guro ang nagpapagawa din ng mga video, no? Sa pinasipat ko sa mga kaguruan, ang siyempre, unang-una, saan nga ba nagmula ang pelikulang Pilipino? Ano ang pinag-ugatan? So, ipinasilip ko ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ganun din ang ano nga ba ang kaibahan ng mainstream at saka indie film? Kasi marami pa rin ang nalilito at meron nga pumapagitna pa ay Mandy, na kapag ang isang pelikula na gawa ng indie films at sinalo ng mga mainstream producer, production at nire-release sa mga malalaking sinehan, ito ay Mandy, no? Pinagsamang indie at saka mainstream. Gayun din sa pagsipat sa mga elemento ng
ng paggawa ng pelikula gaya ng pagdirehe, pagsulat ng screenplay, pag-arte, sinematografiya, editing, disenyo ng production, maging ang pagpapasipat ko sa mga ilang mga paliksahan na kung saan ay maaring makalahok ang mga kanilang mga mag-aaral. Isa sa mga pinakita kong video na kung saan ang aking mga mag-aaral sa STEM strand sa senior high ay nabigyan ng pagkakataong makilahok sa Intramuros Film Challenge na kung saan ang mga kalahok ay mula sa UP, PUP, San Beda, St. Paul. Kami ay pampublikong paaralan pero nakipaglaban, no? Yung kahusayan ng mga kabataan sa pampublikong paaralan ay naiangat din at nagwagi pa ng best director. So, ang pagsali sa mga ganitong klaseng paligsahan ay bukas sa lahat. Hindi natin dapat tingnan kung ito ay pampribado o pampublikong paaralan ng galing ang mga kalahok ng mga mag-aaral. Dahil ang mga kabataan talaga, basically ay mahusay, magaling, may talento. Tayong mga guro ang silang maghihikayat sa kanila na lumawak sa mga ganitong klaseng programa para lalo pang malinang ang kanilang kakayahan. So mga guro, sama-sama tayong itaguyod natin ang ating kakayahan, ang skills ng ating mga kabataan at ipadama natin sa kanila ang pagmamahal sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paglabas ng kanilang pelikula na masasalamin doon ang tunay na kalagayan ng ating bansa, ng ating lipunan. So sa Mayo 17 po hanggang 21 ay itatanghal ang kanilang mga nagawang pelikula. Apat na grupo po ito at makakaasa ako, alam ko na mahusay ang kanilang itatanghal sapagkat sila po ay mga guro na marubdob ang kanilang pagnanasang mayangat ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat sa napakahusay na creative team of teachers, artists na talaga pong masasabi nating nilinang ang mga talino ng mga participants. Kanya, pakinggan po natin ang isang awit na likha ng isang participant. Can you come in? Yon, magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Edsam Sales, isang musician, artist, composer. Ang titulo ng aking orihinal na musika ay Binhi na Malaya. Ito ay nagsisimbolo sa kapaligiran, kapayapaan at kalinangan o kultura. Hampas ng alon, tinig ng puso. Hampas ng alon, tinig ng puso. Oh, oh, oh. Lalakad sa dalampasigan, sumasabay sa hangin. Dala ang pagmamahal sa lupang pinangako, magandang pagmasdan, malaasul na kalangitan, sa kalayuan maraming kabukiran, mga dahon na makulay, bini na malaya. Hampas ng alon, tinig ng puso. Hampas ng alon, tinig ng puso. Sa paglabas ng araw sa silangan, kapayapaan ang isinisigaw. Pagkatutubong musika, huwag nating kalimutan, kulturang ninanapap. Kaibigan, kapatid, magkaisa, bini na malaya. Hampas ng alon, bini na puso. Hampas ng alon, binig ng puso. Oh, oh, oh. La, la.
isang masaya para isang malaya. Pininya malaya, pininya malaya, hampas ng alon, dinig ng puso. Ngayon naman, pakinggan natin ang ilan sa mga nakaranas ng workshop na ito, PEDUSA, at ano ang benepisyo sa kanila. Ako po si Benedict Balagot, isang guro mula sa Children of Mary Immaculate College sa lungsod ng Valenzuela, na kumuha ng kursong sayaw at dula sa PEDUSA. Kakaibang karanasan po ang virtual workshop na ito dahil hindi namin kaharap ang aming facilitator at co-participant sa personal. Pero kahit panahon ng pandemya, naisip ko na kailangan ko po itong subukan dahil bilang isang guro, napakahalaga po sa akin na makibahagi sa mga palihan na patuloy na maglilinang sa aking kaalaman at kakayahan upang ako ay mas maging epektibo sa aking trabaho. Kaya wag po tayong matakot na sumubok at sumali sa mga virtual workshop tulad ng PEDUSA sa pangunguna po ng Tanghalang Banyuhay Incorporated. Salamat po. Ako po si Patricia Mariti Gajes. Isa po akong guro sa Senior High School sa Karuhata National High School sa lungsod ng Valenzuela. At isa rin po akong theater artist. Kaya naman po, nung inimbitahan po ako na maging bahagi ng PEDUSA, ay hindi po ako nagdalawang isip. Sa una po, totoo may pangamba ako dahil ito po ay bago sa akin ng virtual workshop. Kaya sabi ko sa sarili ko, paano kaya ito tatakbo? Sa pagsali ko sa kursong dula, ay natuto ako ng mga bagong technique sa pag-arte. Kaya naman po, mas lalong lumalim ang pagmamahal ko sa aking passion, which is theater acting. At sa kursong pelikula naman po na aking sinalihan, ay nagkaroon po ako ng mga bagong ideas kung paano bumubuo ng isang pelikula. Sa ngayon nga po ay ongoing aming production ng aming short film sa aming output sa workshop. At nakaka-proud po na nagtiwala sa akin ang mga co-artists ko dahil pinili po nila ako maging director ng film namin. At isa pa po sa mga bagay na pinagpapasalamat ko dahil sa workshop na ito ay marami po akong maibabahagi sa aking mga estudyante. Kaya naman po sa mga guro at theater artist na kagaya ko, huwag po tayong tumigil na linangin ang ating mga sarili. Lalong-lalo na po ngayong new normal. Muli po, maraming salamat. Mabuhay ang mga alagad ng sining. Mabuhay ang mga guro sa buong Pilipinas. Ako po si Ginoong Jabar G. Casisiempre, isang guro sa pampublikong paaralan sa Binolonan, ang mataas na paaralan ng 1G Makaraeg. Nag-enroll ako sa kursong pelikula, dula at sayaw. Matapos ang PEDUSA Pista ng Sining, mas nabigyan ako ng lakas para gawin ang aking gampanin bilang guro at kawani ng gobyerno, ang pagpapalawig sa sining sa bansa at maitanyag ito sa ibang dako. Nagdulot din ito ng adhikayang ipagpatuloy ang pagpapadaloy sa sining sa anumang pamamaraan at panahon. At ang pinakahuli, siguraduhin bawat isa ay nagkakapit-bisig alang-alang sa sining na bumubuo sa ating pagkatao. Sa katunayan, ay nabuo ko ang tulang pinamagatang PEDUSA, Pista ng Sining, isang pagyakap sa natatanging sining. Mahirap, hindi mabilis ang sagap. Malabo, hindi ko kakayanin ito. Mga katagang na unang pumasok sa aking kaisipan ng PEDUSA Pista ng Sining ay aking masulyapan. Sino ba naman kasi ang mga nahaspasukin ang pagkatuto kung virtual na paraan ng pagpapadaloy nito? Sino ba naman ang mapupukawan ng interes kung gabundok na trabaho ang sayo'y iikot ng ilang beses? Malamang pati oras mo'y di na kayang maibigay dahil pahingay iyong iisipin ng walang humpan. Ngunit ang mga ito ay biglang naglahoy nang niyakap ko ang PEDUSA Pista ng Sining bilang paraan ng pagkatuto. Labis-labis ang galak ko ng aking napagtanto ang magtuto mula sa iba't ibang tao. Kalaw ng katawa'y mahusay dapat na mailapat sa musikang himig ng pusong nagagalang.
pagbibigay buhay sa linya dapat ay tumatak upang impluwensya ay sigurado sa taong iyong kaharap. Ang pagtingin sa lente ay dapat ding maging sangkap ng pagpapayabong sa sining na ating mga. Hindi matatawaran ang aking nakaranasan sa itong bagay na sa aking habang buhay na pahahalaga. ITI, NCCA, TBI at bawat kasama sa naging palihan na ito, isang saludo ang nais kong ipaabot sa inyo ng taong-taong. Sining at kultura sa bansa ay dapat gawing wika tulay sa pangarap at daan sa bagong pag-asa. Mabuhay ang mga kawaning puso't isip ay di matitibag alang-alang sa sining na gumawa ng malaking akbar. Mabuhay ang sining sa bansa, padayon, mga alagad at mga nalubhasa. Ako po si Binibining Sharmene Querol mula sa paaralang pang-elementarya ng Silangang Karuhatan. Ako po ay nagsimula lamang bilang isang panatiko ng mga dulang pangteatro ng Banyuhay. At nang magbukas sila ng oportunidad para sa kagaya namin mga naka-work from home ng mga guro, hindi na po ako nagpalampas ng pagkakataon. At kahit po maraming nakaatas sa amin na gawain, bilang guro ay nakita ko itong daan upang buhayin ang minsan ang nahimlay na espiritu ng pagiging bahagi o alagad ng sining. Hindi nagpapigil na matuto sa paraang virtual man. Naging mas lalong kapanapanabik para sa akin ang naging palihan sa makabagong paraan. Kaya po sa mga kapwa ko guro, hindi pa po huli ang lahat. Tayo po ay maaari pa rin maging bahagi ng susunod na PEDUSA. Humanda na mga kasama. Nagmula sa lungsod ng Tarlac, ako si Cherwin Rimando Macasiog, isang guro ng Dominican College of Tarlac dito sa bayan ng Capas. Gusto ko lamang magbigay ng pasasalamat sa bumubuo ng PEDUSA sapagkat hindi lamang dumaan ang ating mga araw sa pagpapalawak nyo ng kaisipan sa amin. Bagkus nagkaroon tayo ng pagkakaibigan, nagkaroon tayo ng pamilya. Pamilya na iisa ang gain at iisa ang nais natin. Ito ang ipalaganap ang pagmamahal ng sining sa ating mga kabataan. Kaya naman sa mga nakikinig na guro, kabataan, gamitin po natin ang sining bilang sandigan sa panahon na tayo ay sinusubukan. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang halimbawa po ang ipinatupad sa Valenzuela City ng ating tanghalang Banyuhay kasama ang mga creative partners at mga sumuporta. Salamat sapagkat patuloy po ang ating adhikain na we are building blocks sapagkat sa Oktubre talagang aanihin na po lahat yan at ang Pilipinas ay magiging modelo ng creative theater workshops inclusive para bigyan ng diin ang kahalagahan ng sining na puwersa para sa edukasyon ng Sustainable Development Goals kung saan ang ating bansa ay committed to actualize by 2030. Samahan niyo po kami gabi-gabi itong buwan ng Mayo para sa isang festival of place na nandyan nga ang music theater ng Jesus Christ at The Mission. Mula po ito sa Bicol sa direksyon ni Ferdy Di Madura at kasama po ang producer, walang iba kung hindi is ang parish priest po nila, si Father Trias. At susundan po ito ng programa naman sa pelikula ng Frontline Productions sa direksyon ni Rodel Mercado. At meron pa rin pong paghatid sa inyo Heritage Month, anibersaryo ng pambansang alagad ng sining, walang iba kung hindi si Nick Joaquin para sa literatura, ang kanyang obra maestra, ang Portrait of the Artist na sinalin po sa Pilipino. At nandyan rin po ang ating paghahandog ng heritage kasaysayan ukol sa Baler, Baler sa puso ko. At nandyan pa rin po ang marami pang mga ugnayan na ating iahandog itong buwan ng Mayo sa pagpapahalaga sa pamana ng ating kalinangan, kasaysayan at higit sa lahat, pagbibigay diin sa kahalagahan ng sining na maaari pong tumulong na
lalagutin ang tanikala ng kahirapan sa edukasyon, empowerment, generating creative industries, sulong lang po, hindi sa puwersa ng armas, kung hindi sa pamamagitan ng sining, konsyensya, disiplina, pagmamahal sa bayan at sa inang kalikasan, pigilan ng karahasan sa tao at sa kapaligiran na sinapupunan ng buhay. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvares, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute, pinamumunuan ngayon ng dating Senador Joe Willina at ng Earth Savers, itinatag ng yumaong Senador Hierson Alvares. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig. Sa lahat po ng aming mga kakampi sa paghahatid sa inyo ng ating paaralang bayan sa Himpapawid, DZRH Radyo Balintataw. Yan po ay ang Mapicon, herbal-based insecticide, Tesoros House of Native Arts and Crafts, Cachuela Spanish Colonial Cuisine Restaurant, nasa UP Teachers Village, Quezon City na 4 Maginhawa Street. At for your social needs, contact info at abacosolutions.ph. Salamat din po sa aming Technical Production Supervisor, Salvador Bongmayar, Executive Assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, at ang Earth Savers National Youth Director, Hexilon Alvarez. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Huwag niyong kalilimutan ang tipanan natin sa Radyo Balintataw, Lunes hanggang Biyernes, Dula, Tula, Awit, Sining, Balita, at Paglinggo, ang ating Radyo Balintataw Talakayan, alas 6 ng gabi. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang tanghalan, ang sining bilang puwersa ng edukasyon.